Urduja. Bulinaw is the same sa Bisaya, maliit na isda. So, obviously, yung mga words na dito, may mga kahawig sa mga Bisaya words like yung kasing-kasing is also a Bisaya word. So, ang ganda lang. Ah, sayist. Oo, yung mga yun. Baka nahiyan ang bubas. Itagalis tayo sa damit. I know. What the heck? Ayan, kakainin yung mga sinabi nyo na hindi nag-aayos. Ayan, nag-ayos na. Ganda ni ano, Kylie? Wait, bakit parang may something si Riker tsaka si Onyx? Ramdam nyo? Parang may something. Okay. Oh, so nagpanggap siyang celebrity para makapasok sila. Tapos si Riker, parang assistant niya. Sama! Apo, Tay! Oh my gosh! So yung tatay niya pala, ayaw siya maging kaibigan nila Crystal at Gem. So that means, before pa, magkakilala na sila ng mga bata pa sila. Kaya siguro hindi nila matandaan kasi sobrang bata pa nila noon. Ayan, hello guys, good evening or good morning, good day sa inyong lahat. Today we'll be watching another episode of mga Lihim na Urduja. Naghahabol tayo, so babalik tayo dun sa March 3 or episode 5 na hindi ko napanood dahil naging sobrang busy tayo. Pero ngayon, magka-catch up tayo. So without further ado, let's go watch this video. Go! Crystal, hindi sila magkapamilya. Double check. Bakit Onyx? Familiar ba? Kung tama yung kutub ko, malamang kilala ko ng dalawang babae niya. Oras na para magpakilala ako sa kanila. Ganda po ng painting sa bahay niya. Ikaw nag-paint? Ay, hindi! Si Lola nag-paint! Lola, tell her! Sabihin mo kung gano'ng kagaling mag-painting. Gumising ka! Wala tayong gagawin. Hayaan na lang natin mawala yung mga hiyas ni Urduja na hinukay ng mga scavengers na yon. Ganun! If it will make you feel better, mag-iimbestiga ako. Pero please, layuan mo muna yung kasong to, okay? Kasi civilian ka. Delikado para sa'yo. So far, ito yung nakuha kong information dun sa dalawang babae. Si Stadium. Si Gemma Davino, Junior Police Officer. Si Crystal Cusada. Si Jewelry Businessman. Wala silang connection? I think I need to do more research. Yeah, do it fast. Hindi ako titigil hanggat hindi natin nalalaman ang connection nila sa utos atin, Chairman. Makuha lahat ng hiyas ni Urduja. Ay, Crystal, alam mo ba? You would fit right in dito sa event na pinagtatrabahuhan na asawa ko. Meaning, yung government po, mayroon po silang nakukay ng mga bagay po ni Urduja dati. So, gusto mo umaten? Nasa labas po ako ng museum nung nangyari yung nakawan. Ano po, witness po sila, Gem? Pati po yung kulig po niya na naglabas sa akin dun sa museum. Dahil kasama po ako sa security unit, alam ko po ang responsibilidad ko protektahan ang korona ni Urduja. Oh, so wait. So, mag-flashback sila 24 hours earlier and eventually nanakaw talaga yung korona ni Urduja. And napansin ko na maos si Gem. Siguro dahil grabe din yung pag-work nila dito. Talagang buhos yung energy nila. And napansin ko yung isang babae, Gem. Ah, si Crystal. Yung bubbly. Napaka-bubbly niya, no? Tapos, she's so fond, thinking about the hiyas of Urduja. And, fan na fan siya ni Urduja. Yun lang yung contrast ng, ano nila, ng character sila napansin ko. So, I have to warn you guys. Ang mga operation sa folder na yan ay medyo delikado. Pero, kapag matimbog ninyo, mapapansin kayo agad ng higher ups. Gano'ng baka delikado yan, sir? Baka pwede mag-volunteer? Yes.
Volunteers talaga ang hinahanap ko rito since dangerous neighborhood ang location nito. Chief, pwede po ako mag-volunteer? Since kasama naman po si Sanchez sa special operations. Yes, you may, Lieutenant Davino. Parang may gusto yung lalaki sa kanya, no? Yung kasama niya na police. Thank you, sir. Now, merong isang assignment na I'm sure na hindi nyo type. Kailangan lang ng additional police patrol sa unveiling ng mga pre-colonial artifacts na pagmamayari ng legendary Queen Urduja na nahukay ng government archaeologist. Chief, ano hong artifacts? Alahas, diadem daw. Ito yung corona na parang putong. At ang sabi pa dun ay mga ancient copper plates na blanco. Napura na siguro yung mga naka-engrave doon sa haba ng panahon na nakabaon nito sa lupa. Chief, pwede po magpalit ng assignment? Nag-bad trip yung kasama niya, no? Kasi ang bilis niya mag-change ng mind niya. Dito na siya ngayon na project or na operation sasama. Pwede pa naman. Wait, mas gusto mong maging security sa Urduja event kesa inspektor sa malaking kaso? Opo, sir. Pasensya na. So, sino sa inyo ang mas gusto sa malaking kaso? Ventolan Romero, sige, kayo na. Okay, guys, back to work. Lino, ilan na bagong isip na? Katiwalaan mo ako. Eh? Yeah, si Kylie Padilla nga. Si Gabby siya si Crystal, di ba? Si Kylie, si Gemmaline. Tama! Si Kylie, si Gemmaline. Naalala ko na. Yan yung, yung corona ni Urduja. Ano yun? May additional info na akong tungkol kay Jim na kay Crystal. Yan. Yung sa kabilang kundi. Masyado yata kayong nagiging close lately. Bakit? Serious ka? Riker, dear. Ano to, Paul? Kaya lang, hindi ang katulad mo yung magiging type ni Onyx. Why, hello there, boys and woman. Para saan tong meeting na to? Ewan ka dito kay Riker at kay Onyx. Masyadong naglilihim sa atin lately. Valencia, masyado ko naman nasususpecha. Di ba, Riker? Di pa to? Diba? Tungkol ba to kay Gem at Crystal? Mismo. Sige na, Riker. Share mo na sa team. Okay lang na malaman nila. Kasi di ba pinaresearch mo sa akin si Ruby Diamante? And kung connected siya either kay Gem or kay Crystal. Wait, sino si Ruby Diamante? My gosh! Kung alam niyo guys, pakikwento sa comment section. Hindi ko alam kung na-mention na siya before, pero ngayon ko lang narinig yung Ruby Diamante. Turns out, connected siya. Sa akin din ang dalawa. Teka, sino si Ruby? Saka ko na siya ipapakilala. Ngayon ang mahalaga, alam ko na si Gem at si Crystal ang may kagagawa ng malaking paghihirap ng mga magulang ko. I'm sorry, Onyx. Akala ko kasi... Sorry, nagduda ako. So, ano bang plano mo kay Gem at kay Crystal? Kailangan nilang pagbayaran ang ginawa nila. Kailangan din nilang magdusa. May tanong po ako. Ano yun, Lieutenant Davino?
Ito rin po ba yung susuot namin dun sa museum event? No. Our team is being assigned for covert surveillance. Nagpadala na ang museum secretariat ng damit. Para yun ang isusuot nyo to blend in with the crowd. Sige ba? Lieutenant Davino, sigurado ako na magugustuhan mo ang isusuot mo. Sir? Lang sa damit na to. Ang kati-kati. Bakit kasi dito tayo na-assign? So sana may barilan, kapulan, bakbakan, di ba? Ewan ko ba kay Jem na yun, bakit siya nag-volunteer dito? Eh, kailan pa nagka-interest sa alahas yun? Hindi nga nag-aayos yun. Alam mo naman babaeng barako yun. Teka, nasaan ba siya? Ano? Sinamahan ng mag-aayos to sa ngayon. Mga tatawag na mga yun. Ano? Sagutin ng taga-museum din. Ah, stylist. Oo, oh, yung mga yun. Oh. Baka nahiya nang bumabas. Inaagalis tayo sa damit. I know. What the heck? Ayan, kakainin yung mga sinabi nyo na hindi nag-aayos. Ayan, nag-aayos na. Ganda ni ano, Kylie? She's on fire, bro! Saan yung cheetah kayo? 2023 na. Hindi na uso yan. Harassment na yun, boy. Uy! May tinatago ka pa ng tatay na kagandahan? Nagulat lang kami, man. Oh, iba ka. Saka na-appreciate lang namin yung mga magaganda. Ay, no? Para kang bagyo yung magandahan. Ay, mismo! 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 Pagkakarik sa inyo. Salamin kayo. Malabo na yung panin. Salamin! Ay, baka ikaw yung kailangan magsalamin. Wait. Nasaan mo yung camera? Pakita mo nga sa kanilang itsura nito. Ayun mo, gandang gear. Akala. Oh, so, pansip ka naman. Tara, tara na. Pansip ka naman kung ano, trabaho na lang tayo. Pwede. Ito nga pala, hindi lang yung unit natin ang assigned sa covert surveillance. Pati may mga yan. Galing din yan sa headquarters. Ah, ganun. Hindi, napag-coordinate na lang tayo sa kanila. Sino ba yung head nila? Ito ata yun. Kao? Magkakilala sila. Hoy, tol, kumusta? Kumusta kayo? Kumusta? Ako nga. Agent Greg Sandoval. At your service, aking kamahalan. Magkakilala ba kayo nito? Ikaw yung galing sa coordinating service para sa mission na to. Yes! It's me, the one and only Agent Greg Sandoval. So, magkakilala nga kayo nito. Nagsiselos yung isa. Totoo ang sinasabi ko sa'yo, Gemma. Willing ako magbago para sa'yo. Ay, hindi pala. Matino naman ako, hindi ko kailangan magbago. Pero ang hinihiling ko yun sa'yo, sana naman, seryoso ay mo naman yung relasyon natin. Relasyon? Anong relasyon dito kayo mo? Sinagot na bakit ha? O, bakit? Kung hindi ako importante sa'yo, bakit ka nag-a-assign ng oras sa akin? Wow. Alam mo, yan ang problema sa'yo, Greg. You're too confident. Greg, seryosong usapan. Hey, sige. So tingin mo bakit ako nag-police? Kung hindi ako naturally investigative and perceptive.
Anong ibig mong sabihin? Hindi ko maintindihan. Naniligaw ka, right? At dahil hindi pa kita sinasagot, tami mong ibang girls on the side. Ha? Girls? Wala ah, walang ganyan. Baka na-misinterpret lang ng mga babae. O tsaka sila lang naman lumalapit sa akin eh. Oh. Okay, so may ibang girls nga? Wala nga, walang ganun, walang girls. Ay naku, Gregorio. Ito ah, gusto mo ng advice galing sa akin. Sinasabi mo gusto mo maging magaling na inspector. Ang una mong practicing, huwag kang parang isdang nagpapahuli sa bibig. Okay, bye. May klase pa ako. Uy, Jemaline! Diba, sandali lang. Uy, Greg! Hi daw, sabi niya, oh. Sabi lang ako, eh. Nandiyan na! Sandali lang! Sorry na! Agent Sandoval, nandito tayo para magtrabaho. Hindi para magpakyot. Kaya tigil-tigilan mo yung kakangiti mo na parang aso. Boom! Sunog! Ter, mas marako pa yun sa'yo. Bantay na ha. Aso pa. A legendary Filipino warrior queen from the vast kingdom of Tawalisi, who was skilled in the art of combat. Urduja was famous for commanding an army of women warriors called Kinlalakyan. Ang iyong kasing-kasing sa pagtatanggol ng ating dangal ulit. At naririnig ito ng buong Tawalisi. Nais ko po maging mandirig makamahalan. Nais ko po magsanay at iandog ang aking buhay para sa pakikipaglaban. At masusunod ang iyong ibig ulit. Ito na ang simula ng iyong pagsasalita. Wait, so parang may important na role ang bata dito, no? Batang warrior. And may airtime siya, so he must have that really significant na role dito. So that will be unveiled later on. So abangan natin yan. Para Urduja, patawad sa kapangasa ng aking supling na makipaglaban sa inyo nang walang pakundangan. Kung ano man po ang paratang, isusuko ko po si Bruno sa inyo nang walang halong pagputol. Tumindig ka, Angkat. At harapin mo. Masasalat po, kamahal. Angkat. Maaaring siya ay dugo ng iyong dugo at laman ng iyong laman. Ngunit kahit dinala mo siya sa iyong sinapupunan, hindi mo siya maaaring angkinin sapagkat siya ay may sariling buhay. Mapalad ka at may isa kang anak na inukit ang kanyang kaluluwa sa katapangan ng ating mga limo. Kaya kung nais niyang tumugon sa tawag ng pakikipaglaban, hayaan mong lilukin niya ang kanyang tatala.
Wait, so dito, nagmamanifest yung character talaga ni Urduja, no? Warrior queen siya, magaling makipaglaban, and obviously maganda siya, and sexy. And ngayon, nakita natin yung wisdom niya. So, kailangan yun bilang isang leader or bilang isang queen ng isang tribe or ng grupo ng tao. Ganda lang yung pagka-establish talaga ng character ni Urduja dito, so. Bulinaw. Alam mo ba kung ano ang ibig sabihin ng iyong pangalan? Opo. Sabi po ng aking ama, maliit daw po na isda. Kawangis mo ang isang maliit na isda na naghahangad na kalabanin ng mga pati. Pero huwag mong kakalimutan na wala sa liit, hugis o gulang ang kagitingan. Kapag nagsama-sama ang mga maliliit na isda, kaya nitong masabit, hindi lamang ang mababangis na pati, kundi pati na rin ang mga dambuhalang balyena sa karagatan. Mula sa araw na ito, hindi kailanman magmamaliwang iyong katapangan. Gaano man kalakas ang ugong ng hangin at paghampas ng alon sa batuhan, papailan lang pa rin ang iyong pangalan, Bulinaw. Bulinaw is the same sa Bisaya, maliit na isda. So, obviously, yung mga words na dito, may mga kahawig sa mga Bisaya words like yung kasing-kasing is also a Bisaya word. So, ang ganda lang. Dahil sa ugat mo nananalaytay ang dugo ng isang magiging mandirig mo. On my lead, nasa museum na si Jem tsaka si Crystal. Good. Let's get ready. We're gonna hit two birds with one stone. Una, pagbabayaran natin si Jem at si Crystal. Pangalawa, kukunin natin yung korona ni Urduja. Wait, inutos ba ni Chairman to? Hindi. Bakit natin kukunin yung jewelry kung wala naman pala sa order ni Chairman? Onyx, baka magalit si Chairman. Di ba kabiling-bilinan? Hindi tayo pwedeng gumalaw hanggat di niya sinasabi. Tsaka hindi naman ito official mission. Tama! Guys, baka magkabali lang. Nakakatakot! Alam niyo, kung ayaw niyo sumama, wala naman sa apilitan eh. Kaya ko naman mag-isa. I'll go. Come on, Onyx. You know I love flirting with danger. Yun nga lang, mahigpit na yung security nila dun, so we'll need a lot of special weapons. Tinatanong pa ba yun? Kailangan natin ng mga armas na nakakamatay. Let's go. Ano? Iwan nyo lang kami sa ere? Siyempre! Hindi! All for one, one for all. Diba? Ako, I have special devices na pwedeng ma-hack yung pinto nila at mga CCTVs. See? Kaya ang galing mo, Riker. I have special outfits and hairstyles for all of us for this very special mission. Nice. You're so great. Yep. Okay. Anong oras na, oh? May maabot na ba tayo? Come on! Who's the fastest driver on the planet? Wait, bakit parang may something si Riker tsaka si Onyx? Ramdam nyo? Parang may something. Okay. We are still live here sa Central Museum kung saan i-unveil ang artifact na nahukay ng ating master archaeologist
kaugnay ng legendary warrior queen na si Urduja. With this discovery, magkakaroon na kaya ng malinaw na lead sa tunay na kwento tungkol sa legendary queen. Yan ang tutukan natin sa mga susunod na araw. This is Candy Arcangel, Splash. So glad you can make it, Miss Xtina SP. Sabi ng publicist nyo, tinatrangkaso daw po kayo? Miss Tina SP said na she's a little under the weather lang, pero she wouldn't miss this event for the world. Diba po? Okay, well. Oh, so nagpanggap siyang celebrity para makapasok sila. Tapos si Riker, parang assistant niya. So, yeah, para makapasok nga silang dalawa. Hindi po. Sige na. Kaya nasa kayo malensya, ha? Ganap na ganap. You know me. Good job, hunters. Now, let's get in position and let's have some fun. Flowers for you. Move, Kenzo! Hindi ba na-detect ang mga scanners yung mga special prototype weapons na nasuntad ko sa lab ng Embartek? Oo naman, Riker. Valencia, plantan niyo na yung bomba. Just be ready in case na kailangan namin ng bomb. Copy. Hinahanap natin. Talasan yung mga mati. Hindi tayo uuwi hanggat hindi natin nakukuha ang korona ni Urduja. And we can finally give what those two girls deserve. Alam mo, hindi ako nabigyan ng memo. Nakasama pala ako sa mission mo. Huwag mo ako bantayan. Bantayan mo ko, Ronin Urduja. Masyado ka naman, Paul, ha? Para naman wala tayong pinagsama. Oo. Bakit? Wala naman talaga. Okay ka lang. Ako? Okay na okay. Goods. Eh, ikaw? Sorry, allergic kasi ako sa mga mayayado, mga maangat, sa mga timer, mga cheater, mga gwapo-gwapo sa sarili. Cringe. Hindi ka pa rin nagbabago, Gemini. Lieutenant Davino, itawag ko sa akin. I'm close. Hindi pala tayo close. Ito. Close na ba tayo? Ay! Ay! Ow! Alam mo, sweet ka na sa akin eh. Kaso mapanakit ka lang. Ayaw mo magbalian ng buto. Tantanan mo ako. Hindi dapat hindi ka nagsuot ng ganyan. Eh, paano ba naman kita tatantanan? Eh, minamagnet ako niyang legs mo.
legs is done. Kasuha na lang kaya kita, o kaya baril na lang kita. Teka, teka. Hindi ka naman mga biro. Miss lang kita. Miss mo ba ako? Che! Jem! 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 Oh my God, nandito ka din pala! In fair, you look fabulous. But sorry, mas maganda pa rin ako. In fairness, ha, akala ko forever baduy ka. Ha? Huh? Baduy ako, arte-arte mo. Sorry, na-offend ba kito? Taklay ka kasi, kaya din minsan. Ito naman? Ang sungit-sungit mo naman? Hindi ko pwede yung pagbungod mo sa akin, pwedeng... Oh, hi, Crystal. Wow, you're so pretty also. You look fabulous as well. Hindi mo pwedeng ganun. Ito ang sungit-sungit. Tignan mo nga yung mukha mo, yung ilong mo, pulang-pulan na lumalabas na yung usok sa sobrang sungit mo. Sorry na. Kailan mo kasing habol ng habol sa akin. Alam mo, malamok dito. Nakapagatin pa naman ako. Saan mo lang naman? Hindi, okay na. Sininda ko na. Ano nga ba mo dito? Kasi gusto ko makita yung crown ni Urduja. Siyempre, once in a lifetime lang yun. Kailangan makita ako siya. Nakita mo na ba? Kasi kanino ko pa hinahanap eh. Hindi ko mahanap. Nakita mo na? O yung budyong, narinig mo na? Budyong na naman. Basta, pwede mo nila na lang. Kasi pag isama ko ta, yung kamalasan yung nangyayari sa akin. Hindi mo yung totoong ibalat ako sa pwede. Excuse me? Wala no? Tsaka ba't ba pinapauwi mo ko? Eh kaya nga ako nandito para i-make sure na protektado yung mga hiyas ni Urduja. Hindi nga pwede kasi delikado. Ay, girl, wala akong pakialam. Kahit delikado pa yan, kahit maipit ulit ako sa barilan, okay lang yun. Kailangan kong protektahan yung mga Hayden. Yun lang yun, once in a lifetime experience. Ano yung sabihin mo naman yung totoo? Na gusto mong mag-picture, mag-selfie dun sa Hayden para marami kang like sa social media. Hi! Pina-follow mo ako sa social media at Crystal Charms! Huli! Ay! Grabe. Ganun talaga kababaw yung tingin mo sa akin. Sige na nga, aaminin ko. Diba? Oo, gusto ko. Siyempre gusto ko mag-picture, mag-selfie kasama ng mga jewelry. Pero bukod doon, siyempre ang main priority ko ay ma-make sure na protektado sila. Hindi nga pwede yung gusto mo kasi hindi ka naman pulis. Hindi mo trabaho yun, trabaho ko yun. Nagigets mo? Kahit na hindi ako pulis, it's my responsibility to make sure na it's protected. Actually, it's both our responsibility kasi nga mga descendants tayo ni Urduja. Huwag kang maingay kasi baka may makarinig sa'yo. Tapos ma-judge tayo, tapos palabisin tayo. Grabe naman to, eksera naman to. Hello, they all love me here. Nice! Tignan mo nga naman. Paalay na ang lumalapit sa manok. Wow, Kenzo. Serious? May pamanok ka pa? Saan mo naman na-makeup yan? Panood ko last night. Malupit na old school action film. Ayos! What are you waiting for? Now's your chance. Ipatay mo yung buhay mo. Pagkigatay mo yung buhay mo. Kill them. Now. Makaibigan sina Gem at Crystal, ha? Makaaway mo sila. Pag naawa ka sa kanila, ikaw yung madidisgrasya. Tanta mo yun, ha? Apo, Tay! Masama! Apo, Tay! Oh my gosh! So yung tatay niya pala, ayaw siya maging kaibigan nila Crystal at Jem. So that means, before pa, magkakilala na sila ng mga bata pa sila. Kaya siguro hindi nila matandaan kasi sobrang bata pa nila nun. But then, at some point in time, nagkita-kita na sila. Okay.
saying, Crystal? Alam mo, magkakaroon ng kasagutan. Sa lahat ng katanungan, if you would agree to my proposal. Anong proposal? You are now officially assigned to a special mission. Ano pong special mission? Mission Urduja. Sabihin mo sa akin ang totoo. May kinalaman pa sa iyo at sa nangyari sa masayo. May mga ilalabas po sila ng composite sketch ng suspect. Kumuha ka ng access. Named it. Are you up for this once in a lifetime awesome adventure? Yes, sir. Okay. So yeah, that's it. One episode, pero marami tayong natutunan, marami tayong nalaman ng mga sekreto. Ayan, so mga Lihim nga ni Urduja, marami pa to for sure. And if you guys know something na hindi ko na nakuha sa episode na to, just let me know in the comment section, okay? And proceed tayo sa next na episode. So maraming salamat for watching and see you again next time. Bye!